you mean to say na ako, mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po yung ono. Oh, sige lang. You stick to your stand. By opinion. As far as PDEA is concerned, wala talaga yung document na yan. Naniwala ka po sa inyo. Yes. Makita. Ano nyo makita? Tinanggal lang ito sa paano nyo. Kahit mag-inventaryo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandoon na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, babalik ako sa grade 1. Findings ko yun. As the chairman of this committee, yes, natutuwa yung papel na yun. Yes. Wala akong kinikilingan dito, ha? I am objectively. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he kept a copy. Siya sigurong nag-leak. Kung pong sinasabi ni ano no ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako daw di umano yung sa palagay niya ay pinanggalingan. Well, let's see his opinion. Pero mali po 'yon. Yung ano, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong niyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na-dismiss ka sa PDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin, nung na-dismiss po siya sa PDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yon. Sinasabi niya na sa akin tinanover, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So i-deny mo. Deny mo na hindi mo talaga. Walang kasi po, dapat siya ang may responsibilidad na itago yon. At precisely, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo yung sip cape yan, ibigay mo doon sa turnover properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, yes, Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng PDEA. Yung sinasabi niya na ako raw, nung na-dismiss, ano? Hindi po, ang pinag-uusapan po natin, di ba yung sinasabi ko nga sa inyo, nung narelieve kami sa IIS, narelieve po kami from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Kung sila, kung sa nakakahawak dahil ano sa, pero kami, ako, lalo ako, hindi po. Dahil mahinit po sa akin ang PDEA leadership noon pa. Nung magmula nung narelieve kami doon. Sinasabi ko nga po sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi nung taro yun, nag-file pa kami ng kaso sa IAS. Nag-file pa ako. Kaya lalong nagalit sa akin ng administrasyon ng PDEA. Kaya nga yung sinasabi nga niya na dapat ako yung may hawak ng kaso, ako yung case officer, dapat meron ako. Hindi na po kami ako, lalo ako, hindi na ako nakabalik to sa opisina na yun. Hindi na po, binabawalan po talaga. Talagang, kumbaga sa ano, doon lang po kami doon sa kubo ng NCR. You confirm, Francia? Na hindi nila kayo magkakapasok doon sa opisina niyo? Alam niyo po, Your Honor, gusto ko sanang ituloy yung sinasabi ko kanina. Ang tanong niyo po sa kanya nung na-dismiss siya, kanino niya tinanover? Ang sagot niya po sa akin. Wala po siyang tinanover sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang itinanover sa akin. Yun pong papel na yun, kung totoong may ganun, ay ano po, dapat hahawakan mong mabuti yon. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa isip ko, baka matay ko bang isipin, kaya po niya hindi nagawa yon kasi walang ganun. Ganun po, Your Honor. Your Honor, sandali, sandali. Ibig mo sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yon ay authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Yun po ay isagan lang akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po. Tuloy mo, nakita mo yung papel. Ulitin ko nga. Nandoon yung mga pangalan ng mga sasakyan ninyo.
kinumpirm niyo na organic vehicle niyo yun. Di ba? O siya, kinumpirm niya na siya ang pumirma. Papel niya, papel yun, siya pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel? Pero, huwag mo kung do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Hindi naman ha? Po yun. No, wala talaga yung papel na yan. Wala, as far as you are concerned, dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, sir. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi ko masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga. Yun po ay opinion ko po, Your Honor. Opinion mo? Yes, Your Honor. Opinion mo? Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, yes, natutuwa yung papel na yun. Yes. Wala akong kinikilingan dito, ha? I am objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, naka-xerox doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng puncher na ginamit doon para pagsaksak sa pasimer. Ibig sabihin, gawa-gawa, kayang gawin yun? O hindi naman, that is scientifically improbable. So you mean to say na ako, mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po yung ono. Oh, sige lang. You stay on your stand. By opinion. As far as PDEA is concerned, wala talaga yung document na yan. Naniwala na po sa inyo. Yes. Makita. Ano nyo makita? Tinanggal lang ito sa paano nyo. Kahit mag-inventaryo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandoon na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, babalik ako sa grade 1. Kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. May apology, Your Honor. Oh, pero yun nga, I also accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. Ay, don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga. Hindi makita. Dahil dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal na ito sa mga pasinir na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet may life. Kung sabihin nyo na pagsabi ko na authentic yan, to sabihin nyo hindi authentic. Mr. Chair, sabihin lang kung sino may hawak. Yan ang tanong natin ngayon. I-locate. Kaya nga tayo nag-handak ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging gano'n na lang may mag-leak na gano'n ka-sensitive na information that will cause even the downfall of this country kung gano'n. Lahat na lang ng mga classified documents natin, mga top secret documents, ibigay natin sa China para alam mo ng China yung anong ating kahinaan, anong strengths and weaknesses natin, lahat-lahat. Tapos tayo as a country, patay. Kaya this committee finds it important to determine kung sino nag-leak niyan at gagawa tayo ng legislation para ma-stop yung leakage na yan. Do you agree with me? Yes, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he kept a copy. Siya sigurong nag-leak. Anyway, that is my own opinion. Ha? And I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has unahin natin muna ang senador. This person has been charged for violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code, is a tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before
before Branch 72 Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Jinggo Estrada. You want to say something? Yes, sir. Yung pong sinasabi ni ano no ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako daw di umano yung sa palagay niya ay pinanggalingan. No, no, well, let's see his opinion. Pero mali po 'yon. Kaya nga po ako sumulat sa ano no sa Director General ng PDEA para i-submit yung sarili ko sa isang formal investigation. Willing and able po ako na kumarap sa anumang investigasyon para patunayan na wala akong kinalaman dyan. Unang-una, Your Honor, ang PDEA, katulad ng paglalabas po dyan, ito po downloaded po, no? Pinadownload ko po dun sa kamag-anak ko. Ito po ang appointment ni Director Emitario Pitong na disapprove ng Civil Service Commission. Well, I'm going to go to that. Apo, Your Honor. Ito po, yung ano po lang, no, yung inano ko lang po, Your Honor, yung pag-leak ng dokumento. Pangalawa, meron po ako ang... Apo, Your Honor. Is that document classified? No, Your Honor, wala naman siyang security classification, Your Honor. Wala security classification. Apo, ito po, letter niya doon sa Special Envoy ng Transnational Crime Overseer. Firmado po ng isang Director General ng PDEA na may pangalang Moro Virgilio Lasso. Ito po yun. Yung sinasabi po na paglilik ng mga dokumento mula doon sa PDEA, eh mukhang hindi na po ordinaryo. Sapagkat doon pa lang, doon sa pagkakaroon ng awayan doon sa PDEA, allegedly involved si Director Lasso at saka yung isang Attorney Delgado. Nagmula po yung pag-away na yan, pag-umpisa po yun, may mga naglabasan ng mga dokumento. Ito po, so, we are alluding na posibleng nag-reach back si Attorney Delgado against sa General Lasso, kaya naglabasan yung mga papilis na yan? Mukhang magmula nagkaroon ng ganon, biglang nagkaroon ng labasan ng mga dokumento. Hindi ko po sinasabi na si Attorney Delgado, pero magmula na nagkaroon ng problema sa PDEA patungkol doon sa kay Luigi Lasso at saka doon sa isang Attorney Delgado, nagkaroon na ng mga leakage ng mga ano no dokumento sa PDEA. Pangalawa, yung pong sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako ay may mga kaso. Totoo po 'yon, may mga kinakaharap po akong kaso. Ito pong mga kaso na ito, hindi ko po ikinakaila. Hinaharap ko po ito sa korte. Hinaharap ko po 'yan. Lahat po 'yan panay mga harassment case lamang po laban sa akin. Hindi po komo ako ay nakasuhan ay ako po ay guilty na. Dapat susundin po sana yung presumption of innocence na ginagaranti ng Constitution. Hindi naman komo po yung tao nakasuhan na wala na siyang karapatan. Yun po sana, no? I understand. Thank you. So, babalikan kita mamaya. Dave, James Dave Curioso, you're next. Please state your historical employment with PDEA. Anong posisyon at relasyon mo kina Director Francia at Jonathan Morales? Good morning po.
Senator Bato de la Rosa and sa ibang senators po kanina. When I was hired for Philippine Drug Enforcement Agency last 2008, it was August if I'm not mistaken, I was hired for a case monitor as a contractual employee po. So ang trabaho po lang ko lang po talaga is to monitor drug cases from other regional trial court ng Manila within Metro Manila. If I was assigned to go to Malabon, I will go there just to monitor the cases for drug personalities. Yeah, but, well, I would like to acknowledge the presence of Senator Chis Escudero. You want to say something, Your Honor? Please continue later, huh?